All right. Good evening, everyone. Welcome to Jazz Success. We are live now, I think. Yes. And today is Wednesday, April 24th. And it's the week after the Holy Week. So last week, for sure, vacation mode lahat. Wala tayong Jazz Success last week. And I'm sure yung iba nagnilay-nilay, yung iba nagbakasyon. So, kung nandito kayo ngayon sa Facebook Live, mag-hi naman kayo, ibalita nyo naman sa amin, i-share nyo sa amin kung anong ginawa nyo last week. Yeah, bago tayo magsimula, magkamustahan naman tayo. Hello everyone. So, meron na, hi Rose Maricaban, hello. Hi Jing, hello Rolando. Hello, kamusta? And we have Akini. Hello, ganda. Hello, Shell Magkale. Just stay home. Sa bahay lang daw si Shell. Sino sa inyo yung nag-beach? Sino yung nag-sinakulo? Hello, Annalisa Appletot. Team Bahay for the Holidays. Thank you, Miss Leia. Mata, ayan. Hello po, watching from the province of Sorsogon. Ayan. Si Quinzel Laraya, hello ma'am, good PM. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So this is the Jazz Success Online Show. And this is a show for everyone who wants to learn how to work from home. Kung gusto mong matuto kung paano magtrabaho sa bahay at mag-resign sa corporate job mo, or kapag kung nasa abroad ka ngayon at nagtatrabaho ka sa malayong bansa, sa ibang bansa, gusto mong makasama ulit ang iyong pamilya at ang paraan na nakikita mo ay magtrabaho sa bahay, dito mo matututunan yan sa Jazz Success through the stories of people na fini-feature namin dito. And today, ang special guest natin ay walang iba kundi si Anne Reza Solo. She is with me right now. So, ipapasok ko na siya para makita niyo siya ang kanyang kagandahan at ang kanyang close-up smile. Igagawin kita ang host. Ayan, wait. Aha, asa na si Reza? Hindi ko yata ma-on ang iyong video. And can wait you lang try? Po ako na lang. Ayan. Ayan, welcome! Para gabi yung kabog ng dibdib ko. Welcome natin si Anne, guys. So, God, mas lalo akong kinabahan. Hi, magandang hapon sa inyong lahat. Ano na to, take two, ay part yes. two. Yes, this is take two kasi of the interview last February kasi nagkaroon kami ng technical issue ni Anne. And may problem sa internet mo noon, no? Mm-mm. Parang sa ano talaga yata yun eh, sa internet. Kasi ngayon, yun, ang gamit ko, same internet pa din, pero parang wala namang problema. That time lang talaga. Ngayon, medyo okay na. Yes. So, bigyan natin ng konting background sila, Anne, no? Yung story kasi ni Anne, dati siya nag-work sa roofing business ng kanyang relative. Mm-hmm. And doon, mm-hmm. ang salary niya before is 10,000 per month. Imagine, she's handling everything, your operations. She's a operations manager of that business. Mm-hmm. But she's getting paid 10,000 per month. And of course, for most of us, alam natin na hindi sasapat ang 10K per month sa family, di ba? So, si Anne, naghanap siya ng ibang opportunities and now she's working from home and she's earning about 50 to 80,000 per month. Medyo secret yung ano niya, ibang income niya, pero yun yung average income ni Anne. So, alamin natin kung paano niya natutunan ang work from home at ano yung ginagawa niya para matutunan mo din kung paano to. Ayan. Anne! Yes. Yung pinaka-first talaga is na yung bootcamp bago ako pumasok is 2017. Nung nagre-research muna ako about how to become a VA, yung working from home. Tapos yun. Tapos yung one day, itong si Sir Jason talaga kahit saan sumusulpot. bigla siyang lumabas sa Facebook feed ko. Tapos yun nga, sabi ko, parang ito yung hinahanap ko. So yun, yung niklik ko yung link, doon nga ako
napunta dun sa website, tapos excuse me, yung nag-introduce na siya about sa freelancing. Tapos hindi mo na ako nag-enroll. Ano lang yung free na 5 days, ano ba yun, yung may isi-send na mga email every day. Yung free so, yun course. Oo, free course. So yun, yung email ko, in-enter ko doon. Tapos yun nga, makaka-receive ng emails araw-araw. So binabasa ko lang muna yun. Hindi nga basa na as in binabasa talaga. Eh, parang tinitignan ko lang. Parang hindi pa ako ganun ka. Hindi pa ako ganun ka-interesado. Pero binabasa-basa ko na siya. Tapos hanggang sa nung naubos ko na yung 5 days, doon ako bumalik ulit sa bootcamp, sa website. Tapos yun, tapos tinignan ko yung about sa enrollment. Tapos doon na ako nag-enroll. Pero bakit? Bakit ka naghanap during that time ng work from home? Oo, naghanap ako kasi parang gusto ko ng bagong work. Kasi di ba yung sa ano, yung dati kasi yun at yun lang yung ginagawa ko araw-araw. Surfing business. So, yun lang. Sabi ko, gusto ko namang, syempre gusto nating mag-earn pa ng ano, higher ng mas income. Mataas naman. Oo, higher income. So yun, sabi ko, kasi marami na din akong naririnig about online job, pero hindi pa naman ako ganun nga ka-interesado. So hanggang na yun nga, yung mga nabasa ko, sabi ko, ay maganda to kasi nasa bahay lang. So hindi ka na aalis, tapos makakapag-work ka pa anytime kasi sa base sa mga naano ko, mga nabasa ko, is ano lang talaga, sa bahay lang sila. Yun yung no need na papasok ka pa kahit sa ang opisina. As in laptop lang at internet. Sa mga kakilala mo. Tapos na, oo, tapos pinanood ko pa yung mga Just Success dati, tapos yung mga testimonials doon sa website. Yun nga, binabasa ko yung sa kanila ni Miss Anna. Tapos doon yung masabi ko, ah, ito pala yung ano ginagawa nila, di ba, yung times ano sa data entry, yun, iniisa-isa ko na rin. Tapos binabasa ngayon, ikaw lahat na ng mga ngayon yung guest dito sa Just Success. Wow. Kaya so, diba? after ilang years, sabi ko rin kasi nako sana, ano, next time ako naman yung maganyan, pero nakakaba pala. So at least, reality siya. Pero nung nagtitake ka ng free course, di ka pa masyadong interesado. So paano ka mas naging involved? Ano yung nag-push sa'yo? Ano? Yung nag-push talaga sa akin is yung, ano na, yung gusto ko nang magkaroon ng mas mataas na income. So doon na ako nag-focus, sabi ko, kasi kailangan mo ding mag-invest, sabi ko, hindi naman to para sa iba, kundi para sa sarili mo rin eh, kasi hindi ka naman basta-bastang sasalang ka na lang ng parang sa giyera pag wala kang bala, parang paano naman mataas kasi yung ano competition eh. So anong panlaban ko sa ibang kasabayan? So ayun, doon na ako nag-decide na yung mag-enroll nung una. Nakakalula ngayon kasi ang dami. ang daming kailangang aralin. Oo. Eh yung in-enroll ko pa yung as accelerated. So yun, doon ko na ito pala yung mga ginagawa. Tapos parang yung mga, di ba, about sa mga emails, yung mga ganun. Hindi ko pa naman masyadong, parang galamay yung mga ganun. So mas doon ko natutunan. Sabi ko, ito pala yung mangyayari, ganito pala, paano yung important na mga messages, yung mga ganun, yung mga mag-star-star, iba-ibang kulay. Sabi ko, ganito pala. Diba? Sabi ko, di ba, hindi ko alam yung dati, so ngayon, alam ko na. At least ngayon, alam mo na. Pero natutunan mo siya unti-unti, di ba? Unti-unti. So, and i-share mo naman sa amin kung ano yung mga naging challenges mo habang inaaral mo. Syempre, nung nakita mo, excited ka for sure. Kasi bago siya, so freelancing. Wow, makapagtrabaho na ako sa bahay. Ano naman yung mga naging challenges mo? Oo, ang ano talaga doon yung challenges is yung paano ka magtuloy-tuloy kasi yung habang, alam mo yun, habang nanonood ka ng video nila, labanan ko yung antok ko kasi Sir Jason, parang kinakausap. Kasi ikaw naman parang, ang sarap matulog. Parang alam mo yun, parang may nagkikwento sa'yo. Kasi nasa bahay ka lang. Oo. Tapos nasa bahay ka pa. Tapos yun talaga yung ano, kailangan mong labanan. Kasi ako kasi ang ginagawa ko, yung nagsusulat. Mahilig talaga akong magsulat eh. Kahit na nasa harap ko na yung ano, yung mga course, sinusulat ko pa din siya. Kaya yun, kaya nakakawala siya ng antok. Number one talaga na kalaban is yung
antok, tsaka yung ano, yung kung ituloy-tuloy mo. Kasi minsan kasi pag nandoon na sa harap natin, parang tinatamad tayo eh. Sasabihin natin, eh naku, mamaya ko na lang ano yung to, tapusin. Or sa ano na lang, bukas na lang. Ganun, kasi dumating ako sa point na ganyan. Sabi ko, ano naman gagawin ko? Upo-upo lang, walang natatapos. So, ayun, ang ginawa ko, kinuntinyo ko talaga kasi, ano eh, pag ikaw din naman yung, kumbaga parang kung hindi mo siya tatapusin, parang mas lalo kang, mas matatagalan pa. Mm-hmm. So, yun yung ginawa ko, ano lang, eh, parang ma-pursue, sulat-sulat, tapos tuloy-tuloy, bawal ang tamad. Napansin ko, alam mo, I'm not sure, pero I think hindi lahat nagsusulat talaga habang nag-aaral. I think medyo special yun sa'yo, kasi iba talaga nag-shutdown lang sa text edit or yung notepad sa online, di ba? Pero tama, iba talaga pag sinusulat mo habang nag-aaral ka. Pero parang iba yung motivation mo. So, gusto ko lang malaman, Anne, so bakit mo gustong mag-earn more? Like, from the previous ano mo, income mo, bakit, ano yung nag-push sa'yo talaga from that ano state? Siyempre. Oo, ano, para kung ano yung gusto mo, alam mo na yun, yung kung may gusto kong bilhin. So, siyempre, pag wala kang pera, magkano lang yung seldo, hindi mo naman bibili yung gusto mo. Tapos, yung kasi na-inspired ako yung kay Sir Jason na yung nagta-travel sila tapos nag-work. Alam mo yun kung saan ka pupunta. Mm-mm. Tapos bit-bit work mo lang anywhere. Yung laptop. Work anywhere. Kung sa corporate ka, hindi ka naman pwedeng mag-work anywhere kasi sa opisina ka lang pumapasok. So, ganun lang. So, mas maganda kasi yung kahit saan ka pupunta, yun, laptop lang yung bit-bit mo tsaka internet, makakapagtrabaho ka. Tapos ano pa, flexible pa yung time, hindi kailangan pumasok ka ng, hindi kailangan na, ay kailangan ko ano, gumising ng 8 o'clock kasi papasok na sa opisina. Eh tayo, pag, di ba, pag sa work natin, pagising natin, ayun, upo ka na kaagad sa, ano, sa, o di ba, sa table yes. mo, sa trabaho ka na, hindi ka na kailangan maghilamos pa or yes. total, hindi naman kailangan naka-video. Mm-mm. So yun ang maganda, hindi ka na kailangan maligo minsan, kasi di ba minsan hindi ko natatanungin kung naligo ka today. Yes. At saka minsan katulad to Facebook live naka-shirt pero naka-short sa baba. Oo, okay, hindi ngayon, na kailangan ano lang pala nakapambahay lang. Mm-hmm. So, yun ang mas maganda sa pag nag-work ka from home kasi anywhere kahit saan mo gusto. Basta may laptop at internet, iyon na. Yeah. Pasok na. So, kaanin natin yung mga, acknowledge lang natin yung mga viewers natin, yung mga nanonood, no? Nagtatanong sila how to join. Well, meron po tayong free course. Ito yung nasa freevacourse.com. Basitahin niyo po yan. At sa mga nanonood po right now, si Anne, meron siyang ready na freebie para sa ating lahat. Doon po sa inyo na gustong matuto kung paano magtrabaho online, pag kayo ay nag-aral na ng online work, ma-encounter niya yung word na niche. Ito yung, ang ibig sabihin nito ay yung specialty mo or yung focus skill mo na ibibenta mo sa clients mo, sa magiging employer mo online. So, kailangan meron kang focus. Si Anne, bibigay niya yung tips niya para dun sa mga magsisimula pa lang kasi isa yan sa pinakamalaking problema ng mga bago. So, para matulungan kayo ni Anne, prepare niya yan para sa inyo. So, pag nanood kayo nitong interview na to until the end, pati sa mga nanonood ng replay, i-comment nyo lang, i-share nyo tong video na to sa Facebook wall ninyo at i-comment nyo ang shared sa comment section dito sa baba. And then, automatic, ma-receive ninyo yung PDF guide ni Anne. Yung magsasend sa inyo ay ang aming bot, ang bot ng aming page. So, it will take about an hour siguro after the live interview. So, yan. Basta i-share nyo po at i-comment nyo yung shared. Manood po kayo till the end. So, yan. Watching from Rosario, Batangas. Pwedeng part-time lang. Yes, Ravel, pwedeng part-time. So, sa mga po nanonood, magtanong lang po kayo. Babalikan namin yung mga questions nyo mamaya. So, balik tayo, Anne, sa kwento mo. Kasi may sinishare ka sa akin kanina. So, sabi mo,
gusto mo makabili ng ano, syempre, di ba, kung maliit nga naman yung income mo, kapag meron kang gustong bilhin, hindi mo mabibili kasi sapat na siya for your monthly expenses or baka nga kulang pa, di ba? Mm-hmm. So, that pushed you para magkaroon ka ng online work. So, ano yes, naman ngayon yung benefits? Kasi dati, ay kanina, bago tayo mag-live, may mga sinishare ka sa aking stories. Ikwento mo din yun sa kanila. Mm-hmm. Yung ano naman, yung about sa client mo nun. Yung pag maganda din naman pag nagka-work ka na is yun, syempre masaya ka kasi may trabaho ka na. Ang ano lang talaga is ingatan yung client kasi minsan kahit matagal ka na sa pagiging freelancer, hindi naman yung sa lahat ng kumbaga parang sa lahat ng oras i-winner kasi dumarating talaga sa time na yung minsan ano yung nag-e-end lang yung contract. Nang syempre hindi mo naman kailangan sabihin kay client, "Uy, bakit mo i-end yung contract?" Hindi mo naman kailangan i-question 'yun kasi iba-iba naman yung reason nila. Yung iba yung parang out of budget na, alam mo yung mga ganun sa mga may work na makakaan sila, makaka-relate kasi 'yun nga. Kasi ang feeling kasi ng iba is madali lang yung pag nakapag-work ka na is okay na maano na parang secured ka na pero hindi kailangan talaga ano yung may backup ka talaga kasi dati may ano ako may mga backup eh yung biglang nagwalaan silang lahat eh syempre ano parang okay sige mawala parang okay lang nawala tapos yun pala hindi ganoon dapat ano kailangan is maghahustle ka pa din kasi kahit ngayon oo yung ginagawa ko is inaano ko yung sarili ko na maghahustle pa rin kasi mahirap talaga pag nawalan katulad nung ano nga yung sa akin nung nawalan ako yung parang syempre masakit kasi lalo na pag yung mga long term na ng mga client mo tapos pag biglang nawala parang ayan anong gagawin mo so parang ganun so ang gagawin mo is ano talaga yung wag magstay sa yung isa lang kung pwede ano may backup ka na dalawa or isa basta hindi ka mawalan kasi mahirap pag ano eh mahirap pag mawalan ka ng ng trabaho di ba kahit sino naman sa atin masasad talaga yes. So yun i-maintain lang yung nga yung ano ang maswerte nga sa mga bootcampers ngayon is meron na tayong yung hustle challenge kasi nung sa time namin walang ganun so after nung bootcamp yun na, doon na, kung may guide, meron andyan naman si Aida tsaka si Rope. Yun yung panlaban natin. Oh, yun yung laging baon natin eh, pag nag-apply. So, yun yung ginagawa. Mas maganda ngayon kasi guided na, may ano na, may nag, diba, yung may nag-guide sa mga proposal, sa mga cover letters, yung mga ganun sa amin kasi dati wala, parang sariling ano lang, sariling sikap. So ano lang, benefit talaga sa iyo, malaking tulong talaga sa iyo yung mga natutunan mo sa VA bootcamp course para makahanap ka ng work online. May mga nagtatanong, may product bang ibebenta dito at paano? Sige. Wala po, sasagutin natin yan in detail mamaya, pero wala po tayong binibenta. Ito po ay para matuto kayo kung paano magtrabaho sa bahay. Hindi po ito yung may produkto na binibenta at mag-i-invite ng ibang tao para sumali doon sa inyong group or meron kayong produkto na ibibenta altogether. Hindi po siya ganun. Pero explain po namin yan mamaya pa. Siguro mas maging ano tayo, mas i-explain natin. Siguro kasi bago din yung mga nanonood sa atin, talagang wala silang idea kung ano yung pagiging virtual assistant. So, ikwento mo naman sa amin, ano ba yung ginagawa ng virtual assistant? At paano ka nagde-deal sa mga impatient clients? Kasi yun yung kinukwento mo sa akin noong February na hindi natuloy. Oo. Kasi yung first kasi yung the first sa ano ba yung virtual assistant? Sige. Yung virtual assistant po is para tayong yung kung sa atin is yung secretary tayo, assistant from the word na virtual assistant. Yun nga lang, virtual kasi sa through online computer, ganun. Yung client natin is halimbawa sila from US.
So kunyari may ipapagawa sila, instead na sila yung gumawa, nagha-hire sila ng mga katulad natin ng mga VA, mga assistant, para gawin yung dapat nilang gawin kasi magpo-focus na lang sila dun sa ibang area ng business nila. So pag kaya may mga platform na kung saan doon tayo nila hina-hire, doon natin i kumbaga yung skills natin doon natin ano ba yun, parang package na kailangan gandahan natin yung skill para pag nakita ng client na ah, okay, nasa kanya yung hinahanap ko. Kunyari, naghahanap siya ng... Kasi ako, pinaka-first na na-hire ako is yung sa Shopify. E-commerce yon. So, ang ginagawa ko, wala naman akong alam about Shopify. Yung client ko lang yung nagturo sa akin kasi parang gusto niyang mag-focus sa ibang gagawin sa business niya instead na yung sa Shopify. Ang ginagawa ko nung pinakauna is nag-a-upload lang muna ako ng mga product, yung nag-i-import from other... Yung ano, mga pictures, ikaw yung nag-a-upload. Oo, yung, oh, diba? Yeah. Yung mga picture, tapos minsan yung nire-resize, tapos yung mga description, yung ganun yung ginagawa ko. So, tinuruan niya ako. Ako, hindi ko alam paano gawin yun. Pero hindi naman siya mahirap. Nagturo na ganito yung gawin mo. Hindi naman siya mahirap. Oo. First, hindi naman kasi... Ano eh, oo, tinuruan ako ng client, sabi niya, sige, ganito yung gawin mo. Tapos kunyari, kung may hindi ko alam, may hindi ako alam, may itatanbo, may message ko. So naman, parang ayun na, ma-hassle pa siya, baka sabihin niya na, lahat na lang, tinatanong. So, gumawa ako ng ano, gumawa ako ng yung sarili kong research, nag-YouTube ako, or nag-Google. Kailangan din kasi, ano eh, yung... ipakita naman natin sa client na oy kaya niya pala kahit ano kahit hindi na turuan. So yun yung ginawa ko. Ano nung una maano lang talaga siya madali. Tapos kasi yun ang gagawin ko eh parang nag-upload tapos yung sa mga description hanggang sa yung may ano na yung may pang pinapagawa na yung ano talaga yung gagawin talaga yung website from scratch sabi ko patay. Ito na yung oo. Tapos kasi nag-ano na eh parang nag ang tawag dito, yung naggumawa na ulit kami ng bagong store. Kasi ibang ano na naman, ibang products na naman. So yun, bagong ano na naman, yung learnings na naman sa akin. Yes. Kasi siya nagsabi, o ganito yung gawin mo. Tapos yun nga, ayoko din naman na umasa lang lagi sa kanya. Talagang nag-research ako na paano gawin. Kunyari yung YouTube. Pag-install ng, oo, yung mga apps. Sabi ko, paano ba ito? Hindi ko naman alam paano gawin. So yun, hindi yung... Kasi ang iba kasi pag sinabi mo nag-work online, parang may binibenta ka. Oo, hindi po. Hindi po ganun. Oo. Iba po yun. Iba, ito talaga, as in, totoong trabaho talaga to na. Yes. Ano, yung mga client natin is from, ano, ibang sulok ng mundo. Yes. So yun, sa makatuwid. Mm-hmm. Sa, ang virtual assistant ay yung mga tumutulong sa mga business owners online. So hindi virtual kasi online mo siya tinutulungan or ina-assist assistant. So para kang secretary or yun executive assistant ng business owner. So ayan. Naalala ko an may iba lang ako. Babalik ko lang dun sa February kasi nung una tayong mag-usap sa Facebook Live, naalala ko noon, dapat schedule ka namin ng earlier. Pero tumanggi ka kasi ikakasal ka. Ikakasal ka pala. So, minuman natin. February 22. Yeah, so parang gusto ko lang i-highlight, Anna, ano yung benefit na hindi ka na sa corporate world or hindi ka nandun sa dati mong work. Ngayon, na freelancer ka, paano mo na-prepare yung wedding mo. Syempre stressful yun, di ba? Medyo stressful mag-prepare. So, share mo yun sa amin. Oo. Ang maganda lang nung ano, ang maganda lang is, hindi, alam mo yun, hindi mo na kailangan, kasi yung flexible yung time ko. So, hindi na kailangan, yung magpaalam ka sa boss mo na hindi mo na makakapasok kasi lalo, ako nung tayo nagpe-prepare sa kasal, hindi, kasi di ba may mga papers na mga kailangang asikasuhin, morning yun. So ako naman, yung trabaho ko is, flexible siya, so ginagawa ko siya gabi. Kasi mas, mas productive ko pag gabi. So yun, doon ako nagtatrabaho, tapos nung morning, tsaka afternoon, kung may mga, kailangan kami mga papers na asikasuhin, so wala, tuloy-tuloy lang, alis lang ng bahay, total, nung pagkagabi naman, doon ako nag-work. So, alam mo yun, mas
kaysa naman kung nasa corporate, eh, syempre kailangan mo pang mag-lead sa trabaho mo, exactly. Magpaalam ka kasi lalo na pag nag-prepare ka ng ano, ng wedding, eh, syempre kailangan mong tutukan. So yun ang maganda as ano, as a freelancer o nag-work from home, kasi anytime kang makakaalis, lalo na pag flexible yung time mo, hindi mo na kailangang mag-leave pa. Ayun. So, yun yung talagang maganda. So, paano mo naman na-discover, Anne, yung niche mo? Bilang yun yung ibibigay mong freebie sa ating mga viewers right now. How are you able to discover your e-commerce, social media marketing niche? Nung ano kasi, nung una, hindi, since hindi pa ako expert sa mga ganun, kasi ang gusto ko talaga yung mga design-design. Ewan ko, para feeling ko, yun yung gusto ko. So, yung nung nagka-client ako ng, yung sa Shopify, mas na-enjoy ko siya kasi, dati din kasi, mahilig ako sa, yung alam nyo, sa mga online, yung mga parang online shopping, eh, since yun yung, ano yung niche ni client, eh, doon ako nag-focus. Tapos, mas nagustuhan ko siya. Tapos, mas na ano ko eh, parang mas na, alam mo yun, parang mas marami akong natutunan sa mga tinuro ni client. Kaya, yung in-applyan ko naman na mga niche is puro ano, puro, tawag dito, yung puro connected sa e-commerce. Puro e-commerce. So parang hindi mo siya pinili. Talagang yun yung nabigay sa'yo na work, tapos nag-focus ka na lang din doon kasi na-enjoy mo na rin siya eventually. Oo, mas nagustuhan ko siya kaysa yung sa ibang ano, mga gusto ko. Ayun. So maganda nga yun. At least nakapili ka. So at I guess marami ka ding tinry na iba bago mo na nalaman na ito yung gusto mo talaga. Oo. Pinakauna nga sabi ko, eh, gusto ko yung sa ano, sa data entry. Yun, tapos yung pa sa mga graphic design, gumagawa pa ako ng kunyari mga design sa Canva. Pero nung yung in-apply ko na parang wale. Ayaw talaga. Oo, ayaw, tapos yung mga invites ko sa Upwork is more on e-commerce ano related. Sabi ko, ano ba naman 'yan? Kahit kasi yun yung nakita na nila, lalo na yung ano, nung nagka 5-star na feedback na. So doon na pumapasok yung ibang mga client na related sa e-commerce. Doon na sila nag-invite about interview. So far naman yung mga tinatanong nila, nasasagot ko naman. So ayun. Ano yung nagse-send kagad ng offer, more on e-commerce. Kaya focus na lang ako dito. Oo, wag nang ipilit yung mga graphic design na hindi naman talaga. Hindi naman, ayaw naman. Nandito yung profit, so dito tayo. Oo. Tama. Since yun naman yung ano ngayon, yung sa e-commerce talaga. Yes, kasi everyone's going online na, 'di ba? Lahat ng mga stores nagsa-start na sila mag-offer ng online shop, 'di ba? Even Watson delivers online na ngayon, 'di ba? What do you call this, national bookstore, di ba? Halos na online na. So talagang e-commerce is a very promising industry. So sa mga nanonood po, kung gusto po yung magtrabaho online, isa po yan sa mga industry na pwede nyo start or i-focus. Ito nga yung niche, yung e-commerce. Ayan. So ano bang ma-advise mo, Anne, sa mga nanonood na nagtatanong sila, how po? Even after hearing your story, so ano ba ma-advise mo sa kanila? Paano mo ba talaga natutunan lahat? Oo. Kasi ako dati, ganun din ako yung parang silent reader lang. Nakikibasa din ako yung mga nagtatanong, how po? Kahit na yung ina-explain na, ang ano lang talaga, ang dapat gawin is, kasi may minsan kasi yung iba nagga-guide na, yung may mga nag-comment na mag-research, halimbawa, katulog yung sa akin, yung sa e-commerce, yung napunta ako sa e-commerce or yung sa Shopify, yung paano gumawa ng website from scratch. Marami kasing maraming tutorial sa YouTube. So doon ako nagpunta, sabi ko, yung i-type lang kasi, 'di ba? I-type mo lang. So how to ganun. So how to, yung sa akin kasi, how to create Shopify store from scratch, mga ganun, 'di ba? Maglalabasan yun sa ano, maglalabasan sa YouTube yung mga suggestions.
So yun, kiniklik ko lang, pinapanood ko, ah, okay, ganito. Tapos yung sa Shopify kasi is may 14 days trial yata yun. Yun yung ginawa ko. Gumawa ako ng sarili kong website. Since free pa lang naman, doon yun yung pinagpraktisan ko. Sabi ko, ah, okay, ganito yung gagawin. Tapos, tsaka na yung sa client, since yun din yung ginagawa ko, tsaka na ako mag-work pagkatapos kong panoorin yung tutorial kasi baka ma-screenshot pa eh. Diba? Pag pinagsabay mo sa ano, pag nanonood ka tapos naka-on yung timer. So, ayun. Yun yung ginagawa ko. As in research talaga, pinaka malaking tulong yung Google tsaka yung ano, yung YouTube talaga. Basta wag lang, ano, masipag lang talaga tayo. Katulad nung sa ginawa ko. Ako kasi sinusulat ko yung kung ano yung nalalaman ko. Kaya yung notebook ko, sari-sari yung laman. May mga e-commerce, madami. Shopify, but ang dami. Kasi ganun, pag nag-review kasi ako, oo, yun yung tinitignan ko. Hindi pala dapat Andre sa solo. Dapat pala Andre sa sulat. Joke lang. Mahilig ka talaga magsulat, no? Mahilig talaga ako magsulat. Pero tama yan. Kasi yung ginagawa ko. Basta re-retain. So, ano tong mga tanong nila? Basahin natin yung ibang tanong. Tips naman po para sa aming mga newbie, paano po ba ma-approve sa Upwork? Ilang beses na po kasi akong nagpasa ng application ko sa Upwork, kaso decline. Wala pa po kasi akong ma-post ng mga portfolio or proof of work. Anong tip mo sa kanya, Anne? Ako din, hindi ako na-approve kaagad. Parang nag-register ako sa Upwork 2017. Approve ako 2018 na. So, di ba, ang tagal. Ngayon, wag kayong mag-rely lang sa Upwork kasi marami pang platform like online jobs, sa LinkedIn, sa guru.com. Meron pa ngayong Outsourcely. Ano? Outsourcely ba yun? .com. Tapos, freelancer.com. Yung may mga client, ako nga, nakakuha ako ng client. Minsan sa OLJ or sa online jobs. Minsan sa LinkedIn. May mga, hindi ako nag-apply sa LinkedIn, pero may nag-ano lang. Yung parang message lang ako. Oo, ganun lang. Nakita nila yung profile. Ano din yun? Yung sa e-commerce din yun. Kasi yun nga, tinatanong kung marunong ba daw akong, yun nga, yung sa mga products, mga ganun, mga descriptions sa Shopify. Kasi ang nilagay ko dyan sa title kayo, ano, e-commerce, tapos Shopify, ganun, DA. So yun, pag nakita nila, yung iba is siyempre, nagtatanong-tanong lang yun or nag-i-inquire. So doon nakakakuha ako ng client. Wag kayong masag pag kunyari di kayo na-approve ni Upwork kasi mahirap talaga pasukin si yes. Upwork. Try nyo sa iba, baka nandun yung ka-forever nyo or si The One. Yes. So, Jem, Vizcaino. So, ako naman ang advice ko naman sa'yo. Medyo mas mahirap gawin to, pero kung gusto mo talaga ma-approve yung Upwork mo, you might wanna create your own portfolio or proof of work. Katulad ng ginawa ni Anne, nag-create siya ng sarili niyang Shopify account or Shopify website. Yun is proof of work mo na, di ba? So, pwede mo yung i-attach sa iyong profiles Upwork until you complete it. And mostly kasi trial and error yan. But sa loob ng virtual assistant bootcamp, actually, we are helping out our students na ma-approve. Although not everyone gets approved, but we do have a process in place na tinutulungan namin sila kung paano ma-approve. At kung hindi man ma-approve sa Upwork, ano yung mga dapat na gawin or yung mga other options para ma-hire online. Yun yung mga tinuturo namin sa VA Bootcamp. Ayan. So, balik tayo sa kwento mo. Medyo nadaanan ko lang yung tanong ni Jem. So, naalala ko yung kwento mo kanina bago tayo mag-live. Yung sa clients mo, na nawala yung client mo. Tapos, ayan, kinakabahan ka na. Share mo yun sa amin. Oo. Kasi, parang 3 weeks yata. Basta ganun as in, ganun katagal. Kasi hindi naman, 3 weeks kang walang kliyente. Oo, sabi ko nga kay Miss Pinky, hindi naman forever si client. Kaya kailangan talaga may tayo yung may backup. So, nawalan ako ng clients for, I think,
3 weeks to 1 month yata yun. Basta yung naalala ko. Sobrang alam mo yun. Siyempre, nakakasad kasi sino ba namang may gusto na mawalan ka ng client, di ba? So, yun nga. Kung wala kang ano, backup, mahirap talaga. Buti na lang ano, yung may, ano tawag dito, yung may, alam mo yung may mga, do may mga sumasagot kasi yun nga yung may, ano nga ako sa Upwork, isang client ko, nakakatawa pa kasi kala ko yun na yun. Yun pa, hindi pa talaga, ano mo yung nagka-problema pa yung card niya. Imbis na sabi ko na kasi na, ano na eh, okay na, sabi ko sa kanya, sige, yung mag-send ka na po ng offer kasi para makapag-start na ng work. Tapos nagulat ako kasi sabi niya ayaw daw, 'di ba, may hindi ko alam kasi kung yung sa client na part, yung parang may hire button yata. Doon so sabi ko, just click the hire button. Ako pa talaga yung nagtuturo. Kasi sabi ko just click the kaya hire pala button. Na-hire ka kasi tinuro mo yung click hire button. Sabi ko sa kanya na yun lang yung gawin mo. Tapos ang sabi niya ayaw daw. So may parang may nagka-problema siya sa ano, nagka-problema siya sa card niya. So yun nga, sabi ko sige, kung may ano ka, kung nagka-problema ka, ano, kontakin mo si Upwork. Kasi talaga ako talaga yung nag-effort magturo sa kanya kasi sino ba namang hindi mag-effort eh, yun nga yung wala kang ano, di ba? Wala, hindi ka na natanggong ka ng ilang weeks. So sabi ko sa kanya, sige, i-contact mo si customer service, tapos sabihin mo yung concern mo. Tapos yung ano client naman parang, oo, sige, ako kontakin. Ako talaga yung nagpapaalala, i-email mo or i-message mo. Tapos ayun, kinabukasan, i-update ko naman siya. O, kamusta? Na-email mo na ba? Sabi niya, yeah. Tapos sabi ko, nag-reply na ba? Sabi naman niya, hindi pa daw. Sabi ko, di ba may ano dyan, yung may number? Baka pwede mong tawagan para mas madali. Sabi naman niya, oh, sige, itatry daw niya. So, yun nga, nung siguro natawagan na niya, yung, kasi ako makulit kasi ako, pina-follow up ko na naman. Sabi ko, oh, kamusta? Natawagan mo ba? Sabi niya, oo, natawagan na daw niya. Tapos yun nga, yung may nag-guide na daw sa kanya na yung galing mismo sa Upwork na ginaid siya para kung anong gagawin. Kasi ako, sabi pa niya sa akin na, ano daw, thank you for your patience daw. Kasi halos mag-isang linggo na ba naman. Tapos everyday mo siya nire-remind siya. Parang feeling ko tuloy yung client pa yung ano eh. Yung client pa yung nahiya. Sige na nga, i-hire ko na to. Tulungan ako ng tinulungan. Ganon. may mga client kasi na iba. Yung parang, parang okay. Pag hindi, parang okay lang. Pero pag ano naman, pag i-follow up mo sila, parang okay, nagpa-follow up din sila ganun. So, walang client na matigas sa freelancer mo. So, at least, di ba? Kulit-kulit. Siguro makulit ang client. Ginawa na niya. Makulit kasi ako. Oo, sa kakulitan ni sa kakulitan ni client. Ayun, ginawa na niya. Kinote unquote, katuloy ni Jing. Makulit kasi ako, pina-follow up ko. Ayan. So, tama. Talagang i-follow up mo para ma-hire ka. Para, at least, diba, sure talaga, makukonsensya si client na hindi ka i-hire kasi ang kulit mo. Oo. Kasi ako, diba? Miss Kings, yung kahit yung mga client na, kahit yung mga client na, yung mga past na client na, pag nakikita ko sila yung sa mga message, inaano ko yun, chinachat ko talaga yun. Inaano lang, how are you? Mga ganun-ganun, update. Tapos yung iba naman nagre-reply, tapos yung iba naman, yung parang hindi, siguro hindi sila na nakapag-online or anong nangyari sa kanila kahit doon sa Skype or doon sa WhatsApp. Kasi may mga client na yun yung ano namin eh, yung source of communication namin. So minsan pag nag-WhatsApp ako, sabi ko, ay ito pala yung mga client ko nung last year pa. So ayun, nag-hi lang ako sa kanila. Tapos pag nagre-reply naman yung iba, malay mo, di ba? Malay mo. Sila, kunin ka. Tama. Ang galing ng strategy mo. Ang ganda ng strategy yan, Ann. May ano naman ako, Ann. Gusto ko naman i-focus naman yung story na sinabi mo sa amin na sa akin, actually, kanina, sabi mo, mag-travel kayo ni hobby with friends. And then,
mag-work ka pa din, di ba? I mean, you were able to work at the same time, travel. Paano mo yung ginagawa? I think gusto nila marinig yan. Yes po. Kasi parang pupunta kasi kami ng ano, ng ayun nga, nag-message kaya yung client, hi daw, how are you, o, di ba? Ayan, baka nanonood siya. Kaya ngayon nga yung ano, kasi friends pa naman kami sa ano, Facebook, baka nakita niyo, client, biglang nag-message. Ito yung client na pinakauna ko na sobrang mabait. Biglang nag-hi, how are you daw, sige, mamaya. Ayun nga po, kasi di ba, nung last year, di ba, nakailang beses akong pumunta dyan sa Maynila. Nasa ka ba yun? Ngayon dito ako sa Surigao. Yan. Nung last year, I think tatlo yata or apat na beses ako nagpunta diyan. 'Di ba nung una nung umattend ako nung freelancer fair. Oo, 'yun first ano ko talaga 'yun. Parang achievement na 'yun na nag-travel. Tapos bitbit ko yung laptop ko, tapos nag-travel, tapos umattend. Ang maganda kasi 'di ba yung event natin is morning hanggang hapon. So yung trabaho ko naman, ano siya, flexible siya. So, pag uwi ko kaagad, nag-work ako, tapos tuloy-tuloy na kung halimbawa may lakad kami or alis kami, pwede kang umalis anytime. Tapos pag uwi mo, ano, magtatrabaho ka or kung gusto mo naman, kung yung pupuntahan mo naman, hindi parang bitbitin mo na yung ano mo, bitbitin mo na yung laptop mo. Ang maganda kasi, oo, sa yung katulad natin na nagtatrabaho sa or mga work from home, is pag nagta-travel ka kahit saan ka man ano, kahit saan ka man pumunta o kahit magbi-beach ka lang, nung alala ko pala yung last year, yung ano, yung sa last year, nag-beach kami, yung bitbit ko yung ano, laptop tsaka internet. So habang yung mga kasama ko nagsi-swim sila, ako naman nasa ano lang, nasa cottage lang, nakaupo, nag-work, kumakain. At least diba na-enjoy ko na maganda yung view. Lumang kasi nakakawala naman siya ng stress pag ganun. So, yun ang maganda. Kung gusto mong mag-travel kahit saan, bit-bit mo lang talaga yung ano, yung laptop tsaka internet. Basta may stable connection, yes. Right? Mm-mm. And especially sa'yo, I think hindi naman ganun kalakas yung internet na kailangan mo kasi yung sa iba, video editing medyo heavy yun, di ba, sa data. Pero sa'yo, mostly mag-upload ka ng photo, so ano naman, okay lang yung 4G. Diba? Kaya nga, okay na sa akin yung 3G, ganyan. Ang mahirap talaga yung sa iba, lalo na yung mga nagpo-calls. Kaya kailangan, malakas talaga yung ano, malakas yung internet. Mabuti na lang din yung sa akin, napunta ako sa non-voice. Oo. kasi pag ano, pag katulad ng sa iba sa nagpo-calls, kailangan talaga yung stable yung internet. So yung sa akin okay lang naman. Kaya kahit minsan nagloloko si ano, si PLDT. Minsan pag nagloko na siya, stop na muna ako. I-stop ko yung timer kasi sayang eh. Yung nag ano yung time ko, walang alam mo yung parang hindi ka productive. So ang ginagawa ko pag medyo stable na yung internet, doon na nagre-resume na ano, agad ako ng ano. Nag-work na kaagad ako para matapos na yung mga dapat tapusin sa araw na yun. Yan. So, parang i-manage mo lang talaga yung oras mo. Yes. Sige. Sagutin na natin yung mga tanong na ating mga friends dito online. Saan po ba pwedeng mag-apply ang baguhan na VA from Tats Loho? Yan, nabanggit natin to kanina sa Upwork. So onlinejobs.ph, Outsourcely, yung mga binanggit ni Anne kanina, that's yan. And also, mag-visit ka sa freevacourse.com. Diyan mo matututunan yung mga basic skills kung paano magtrabaho as a virtual assistant. Ayun. Same yung question ni Honey Braganza, saan po mag-a-apply? So, paano ba makapag-apply? Puro same yung mga questions nila from Sheik Calderon. Sige. Skip natin yung same question. Anong work dito? Pwede po bang undergrad dito? Si Yanni De Guzman. Yes. Pwede naman talaga ang undergrad. Ang work po ay yes. Virtual assistant or freelancer. Marami pong work online. Meron pong writer, merong social media marketer or manager.
merong yan, virtual assistant, general virtual assistant. Lahat po ito tinuturo namin sa virtual assistant bootcamp. So, visit niyo po yung website na vabootcamp.ph if gusto niyo pa pong malaman yung ibang details about it. Yan. May bayad ba ito? Sabi ni Joyce Mendoza Silero. Yung freevacourse.com po, it's free from the word itself. Yung virtual assistant bootcamp po, meron po kaming courses doon. If you want to have a coach, or actually marami kaming coach inside, and merong online community para ma-support ka dun sa pag-aaral mo kung paano mag-work online. So it's really para siyang online school somehow. So yes, meron pong bayad yun. Pero meron po rin tayong free course para dun sa mga wala pang budget pero gusto rin matuto. Yun po, freevacourse.com. Ayan, so may mga question pa dito. At tingnan natin. Sige. I'm a teacher but I still want to work online from Wendelina. So, yes, you can, ma'am. Pwedeng-pwede kung gusto niyo po talaga. Meron pa bang question? Si eto, baka gusto mong sagutin. How much po ang ma-earn na money dito, sabi ni Yanni De Guzman? Depende po sa inyo kasi yun eh. Depende sa usapan ni client ninyo kasi may ano, may ibang client naman na fixed price, tapos yung iba naman is hourly rate. Mm-hmm. So depende talaga sa inyo yun. Ngayon kung nakita ni client na may ibang client kasi kung nakita naman nila na yung kumbaga yung hinahanap nila yung whole package na is nasa iyo, yun na yun yung nag-o-offer ng ituturo po yun sa ano sa bootcamp. Yung ganun, paano mo i-showcase kaya yung hustle challenge. Yun ang maganda pag nag-enroll kayo kasi ang dami yung matututunan. Yun. So medyo nag-choppy yung ano mo, internet mo, and medyo kinakabahan na naman ako, baka mag-stop na naman yung interview natin dalawa. Pero andyan ka pa naman ano. Ayan. Okay. Huwag mo kong iiwan. Meron akong separation anxiety. Ayan. Ano po ang niche ni Anne? Ayan, ikaw ang sasagot nito kaya hindi ka pwedeng umalis. From Shruti Sorep. Ayan. Ano po? E-commerce VA po ako. Ayan, e-commerce VA. Ano din? Oo, yung social media marketing. Mga ganun, nagmamarket ng mga product ni client. Yun. Yan yung e-commerce. Para actually, marami po kayong ano, marami kayong kung halimbawa ikaw, sanay ka kung sana gusto mo, mas gusto mo yung ano, yung iba na nagpo-post sa mga social media. Basta marami po kayong ano, marami kayong mapagpipilian actually. Ako lang is nung naswertehan lang ako kasi napunta ako doon sa pinakauna, yung client yung nagturo ko sa akin about yung sa Shopify, tapos yung iba, yung sa Commerce HQ, mga ganun. Basta iba-iba yung platform. So, doon na ako nasanay. Tapos, parang doon na ako nakampante. Tapos, nagustuhan ko naman yung... An. Magbalik ka. So, yun na ito na siguro yung niche na. Kasi mas nag-i-enjoy din ako sa ginagawa ko. Ayan. Medyo nag-choppy ka ulit. So, yun nga. OMG. E-commerce. E-commerce. So, nag-hi si Burns. Hello, Burns. Gayo, top fan. Yes, lagi yan si Burns nanonood every week. And ang friend mo, hindi daw siya na-inform, si Liora Cornelio. Hello, Liora. Ayan. Yan eh, team tahimik. Nag-online seller po ako. Ano kasi yung team tahimik, hindi ko na sinabihan kasi di ba ano na to, take two? Yes. Pero okay lang yan. At least present pa rin sila. Nandito pa rin sila para supportahan ka. Ang question ni Rans Hannah,
And nag-online seller po ako. May possibility po kaya na makapasok ako sa Shopify. Ano po bang unang dapat gawin? So I'll try to answer this. Yes, Rance, it's very possible. Kasi online seller ka, I think it won't be that hard for you to learn Shopify. And besides, Shopify is pretty easy to learn. There's a lot of online tutorials sa YouTube na masusundan mo lang. And you can use that as your skill. Even as an online seller, for sure you have skills na pwede mong gamitin para makapagtrabaho ka online. If that's something na gusto mong i-pursue, Rance. Tanong pa natin. Tingnan pa natin ang mga tanong. Travel with work. Yes, true. Travel with work. Si Kimoy. Basta walang topak ang internet nyo, okay na okay mag-VA bootcamp. Yes. Yes. Totoo. Ito, maganda. Ito makakasagot. Ikaw makakasagot nito. And from Belen de Castrolines, pag product description po, per product po ba ang payment or per hour? Ano po, hourly rate. Kasi mostly ako sa Upwork is hourly rate talaga. Yun. Yan, Miss Belen. Sa usapan nyo ni client. Okay, so next question, si Rolando Gadnanan Jr. Much better po ba pag nag-enroll sa Virtual Assistant Bootcamp? Yes, mas maganda pag nakapag-enroll ka kasi may nag-guide sa'yo at kung halimbawa may mga questions ka, ang daming coach na ano pwedeng sumagot sa'yo. Iba pa rin yung ikaw lang. Kasi pag ikaw lang, sariling sikap mo lang, eh, whereas pag, ano, pag nasa bootcamp ka, pwede mong tanungin, marami kasi mga coaches na pwede mong pagtanungan. Mm-hmm. So, mas maganda yung ganun. Tapos, may mga classmates ka pa na pwede. Ayan, nag-shoppy ulit si Anne. So, yes, totoo yung sinabi ni Anne. Much better kung mag-enroll ka. Although, you don't need to enroll kung gusto mong matuto online. Anne? Ayun, so hindi mo naman kailangan na mag-enroll kung gusto mo matuto kung paano magtrabaho online. But yes, advisable na mag-enroll ka kung gusto mo ng support, gusto mo ng hand-holding, ng step-by-step procedure. Dito mo makikita yung lahat ng information na yun. Yeah. And siguro, stop ko muna yung video mo. Ayun. Iniwan tayo ni Anne, babalik siguro siya. Ayan, tingnan natin. Per product, nag-eBay ako 90 cents a listing, then nag-up si client ng $1 a listing pero included na ang mag-upload ng pics. So yan, si Lee per product siya, si Anne per hour. So depende po yan sa pakikipag-usap niyo kay client. Ano pong requirements para mag-apply for VA? CV, resume, si Charm Ocampo. Charm, kung gusto mo maging VA, ang application process sa online is through sending your proposal or cover letters. So yes, may CV. Yun yung pinaka-CV mo, yung profile mo, yun yung parang resume mo, online resume mo. And then sa cover letter mo, dito mo include yung mga proof of work mo. So tinuturo din namin yan sa VA Bootcamp. Marisa, from Marisa Patricio, nag-require ka ba ng contract sa client? I'm not sure about Anne, but for me, ako nag-create ng contract agreement and then pinapasign ko sa client ko. Meron po bang minimum number of hours to work online? Ayan, nag-update daw ang Zoom app ni Anne, so babalik siya. Okay. Sige. Pabalikin lang natin siya. Okay. So, balik tayo sa mga questions niyo, guys. Meron po bang minimum number of hours to work online? Meron pong clients na flexible ang oras. So, hindi mo kailangan magbigay ng set hours or set time.
pwedeng anytime ka mag-work. Basta ma-kompleto mo yung work mo or yung project mo sa kanya. Yan. Medyo dumidilim na ata dito sa aking room. Wait lang. Open natin yung light. Ay, hindi. Sige. Questions pa. Yung Shopify ba sa laptop, desktop lang pwede gamitin or pwede din i-try sa cellphone? I think kailangan mo, Mira Grace, na mag-cellphone. Ay, sorry, mag-laptop. Kasi mahirap magtrabaho using your cellphone. Hi, Anne. You're back. Nag-update yung Zoom. You're back. Welcome back. Ayaw mag-open ng light ko. Iyan mo na nga. Wait lang. Asan yung video mo? I-on natin yung video mo. Okay, make co-host. Ayan. So, yung niche po ay sa bootcamp nyo natutunan, sabi ni Shruti. Sa ano mo ba natutunan yon? Sa VA bootcamp mo daw ba natutunan yung niche? May ano po, meron po tayo ngayong ano niche doon sa bootcamp na about e-commerce. May sa pag nag-enroll kayo sa ano ba ako accelerated, kasama po yung e-commerce doon, doon yung matututunan kasi ni-review ko ulit yung kasi natutunan ko yung sa client ko, mas naintindihan ko pa nung yung sinama na siya sa accelerated course. Mm-hmm. As in, no, doon talaga, inano ko talaga lahat. Parang inulit ko ulit yung ano, yung, kumbaga kahit na may, medyo may alam na ako, kinuntinyo ko pa din yung, ano, sa bootcamp, pinanood ko pa din yung mga modules. Kailangan kumplituhin kasi di ba may mga ano naman, mga questions. Marami po kayong matutunan talaga sa ano pag nag-enroll kayo. May question si Juan Rafael Saulo. How many clients do you have now? Anong nationality ng mga clients nyo? Ngayon po, ano, dalawa. Yung isa sa US. Tapos, yung bago naman po dito sa Europe. Parang gano'n, European Sphinx. Mm-hmm. Para nabilong sila doon. So, yun. Yes. Ako, for me, I have 3, but I'm next month, magiging 2 na lang kasi I'm saying goodbye sa isang client ko right now. And magbe-break muna siguro ako. And actually, this might be my last episode sa Just Success. So, siguro this is my way of saying goodbye for now sa ating mga viewers. Buksan ko lang yung ilaw kasi madilim na dito. Ayan. So, this is my way of saying goodbye. Walang iiyak, guys. Makikita nyo pa rin naman ako online. So, I'll just take a break and focus on my other business. Ayan. Wow. So, balik tayo sa questions nila. Anong nationality pala ng mga clients? So, ako, ang nationality ng clients ko, Australian, British, yung dalawa kasi Australian. Yun. O, mababait yung Australian. Yung pinakaano kong client, ano, Australian. Tsaka yung time kasi. Yung time difference, 1 hour lang. Mm-mm. Yung time difference ng Australia. Yun. Paano po ba pala makapag-apply? I think we've answered this question earlier. Si Will Rose Ann. And also, we have a lot of moderators. Nandito sila, nag-answer ng mga questions ninyo. Nandito sila, Mahar, si Celeste. Thank you so much for helping us out. In-answer ninyo yung mga questions. Yan. Okay lang po ba kay client pag nabubulol sa English? Sabi ni Rolando. Opo, wala pong, ang mga client kasi, hindi naman po sila maarte tulad dati. Di ba tayo kasi mga Pinoy, mga perfectionist tayo eh. Pag nagkamali lang sa English, may nagtatawa na nila. Minsan mga, siyempre, ano, Bisaya ako, di ba?
Minsan parang pag nag-usap ko ni client, sabi, alam mo ba yung may time sabi ko, kuan? Sabi ko, eh kasi di ba pag sabi kuan is everything. Yes. Sabi ko, kuan? Wala, hindi naman sila nagtatanong, oh, ano yun? Okay. Hindi. Ano, basta thank na-express you mo lang, oo, na-express mo lang yung ano, yung self mo, hindi ka naman nila pagtatawanan, or ano, kunyari, hindi ka naintindihan, anuhin mo lang, basta sagutin mo lang, mag-usap lang kayo, hindi naman, mga, di ba, hindi naman ganun yung mga foreigner. Unless yes na lang kung, oo, yung trabaho mo is, ano ka, sa call center. Siyempre, kailangan yung English mo, dapat almost perfect talaga, or, di pa nga, kailangan perfect talaga, kasi makikipag-usap kayo. Pag sa, yung ano, yung mga non-voice, yun ang maganda. Kasi minsan, chat lang kayo nag-uusap ng client. Mm-mm. Ganun. So, hindi naman talaga kailangan. So, okay lang mabulol. Oo, huwag kayong mag-alala. Marami tayo. Hindi ko na ba namin makikita? Makikita niyo pa rin ako, Cheryl. Ayan. Si Caloca, Swan Song Ite? Swan Song? Ano yung sinasabi ni Jing? Ayan. So, I guess mag-share tayo ng mga meet-up natin, Reza, and sa ating mga viewers. I-promote natin ang mga meet-up sa mga gustong matuto paano magtrabaho online at gusto nyong ma-meet ang mga coaches. Mag-attend kayo ng meet-up. So, i-share ko lang yung screen ko. Para makita ninyo ang ating mga meet-up. Sa Davao, April 27, Saturday, this coming Saturday, 1 to 4pm sa Coffee Factory. Sa mga taga Quezon City naman, si Marie Chris ang nag-organize, Marie Chris Santos, sa West Avenue sa Coffee Bell, May 1, Wednesday, 2:30pm. And then, sa Chowking, may meetup din sa Chowking, May 4. Dito yan sa Makati, Chowking Reposo, JP Rizal Avenue. Ang theme is May the Forte Be With You. This is organized by Mark Velosa. And then, flip meetup sa Bicol, Saturday, May 18, 1 to 4pm, Coffee Clash de Legazpi sa F. Aquended Drive, Cawit East Washington Drive. Napakahaba naman ang address. Barangay 16, Legazpi City, Albay. Ayan. Pumunta po kayo dyan sa Bicol, May 18, Saturday. And then, of course, nagtatanong pa po kanina pa kung paano po ba, how po, how to join, how to apply. Punta po kayo dito sa freevacourse.com. Again, free, F-R-E-E. VA, V as in Victory, course, course.com. Dito nyo po matututunan yung paano mag-start, ano yung mga freelance work from home jobs right now, yung mga skills na kailangan mo matutunan, yung mga task, and then paano maghanap ng trabaho at paano ka babayaran ng kliyente mo. Paano mo tatanggapin yung bayad. So yan. Yan yung mga matututunan mo dito sa free course na to. At dun sa mga gusto talaga ng step-by-step procedure, punta po kayo sa vabootcamp.ph. Next week, ang guest po dito sa Jazz Success ay si Diana. Si Diana Antone Alvarez. Napaka-social ang pangalan niya. Diana Antone. Parang royal blood. Ang title is How to Juggle Between Mommy Duties and Online Work. So, si Diana, she's a mom, and sinasabay niya sa online work. So, maraming makaka-relate dito, maraming mga mommies na gusto talaga mag-work from home kasi nga gusto mag-guide yung kids nila. So, kung gusto niyo marinig kung paano ginagawa yan ni Diana, manood kayo next week, Wednesday, May 1, 5pm. Sa Monday, meron tayong flip chat and chill. Not good in English, not a problem. So yan yung question kanina. Kailangan ba talaga magaling ka mag-English? Or paano pag bulul-bulul ka? So ito yan, pag-uusapan yan sa Monday, April 29, 5pm sa flip chat and chill with Phoenix and Anna. And some special guests,
Syempre. So attend kayo ng meetups, mag-enroll kayo sa freevacourse.com. Take chance nyo na habang free pa yan. At andyan siya to teach you the basic stuff. Kumain na talaga si Anne. Nagutom na. Nagutom na. Pengi naman ako. So, ayan. Napagod ako sa mga announcement. Ayan. Anne, bago tayo mag-goodbye sa viewers. Ay, nauugay yung aking workstation. Parang akala ko lumilindol. Lumilindol na naman. Sana safe kayong lahat, no? By the way. Kahapon, lumindol dito. Yeah, kahapon. Sana okay lang lahat. Anyway, so Anne, any final advice before we say goodbye? Sa mga, yung mga nakapag-start ng mag-enroll, ituloy-tuloy nyo yung ginagawa nyo. Huwag kayong mapagod kasi, di ba, minsan pa naman tayo. Pag once na nakapagsimula na, doon na rin yung time na parang, ay, nakakapagod, lalo na yung labanan mo yung antok. Habang nag-study kayo ng sa modules, labanan nyo yung antok. Or kung kahit anong gawin nyo na huwag kayong antokin, basta ituloy-tuloy nyo lang para, alam mo yun, para yung mga goals nyo is makuha nyo. Ganun, wag lang ano, ang isa lang talaga yung ma-advise ko, wag lang tayong mapagod or wag tamarin, ganun. Wag mapagod, wag tamarin, wag antukin. Yan, yes. Reza Solo. Ayan. Maraming salamat, Reza. Thank you so much for giving time for like twice na. Actually, dapat yeah. 3 times nga. Kung na kami pinagbigyan, maraming salamat, Reza. At sa mga nanonood, thank you so much po sa pagbibigay ng oras sa amin. Hopefully, I will see you online, guys. And thank you so much. See you sa mga next JSU. I'll see you sa mga comments. See you guys. Maraming salamat. Good night. Bye.